Hello guys, nandito po kami sa Calle Crisologo. So, ang Calle Crisologo ay pag-aari ng isang illustrious Ilocano poet, writer, and playwright, Governor Marcelino Mena Crisologo. Previously, the street was called Calle de Escolta de Vigan, whose residents were mostly families who profited from the galleon trade that included Ilocos as a key port. So, ang Vigan po ay napabilang sa Seven Wonders of the World dahil sa angking kagandahan at tanawin ng lugar. Isa na dito ang makasaysayang Calle Crisologo na nagpapakita ng mga bahay na luma at tirahan ng mga Espanyol noong sinakop ang lungsod ng Ilocos. Ang Calle Crisologo ang lugar ng bentahan at palitan ng mga produkto noong panahon ng mga Kastila. Talagang mapapabalik kasaysayan ka kapag naparito ka sa lugar na ito. Dahil mula sa mga gusali hanggang sa mga karwahe ay talaga namang Kastilang Kastila. Tuwing gabi ay talagang dinudungog ng mga turista ang lugar dahil sa angking kagandahan nito. Ito po yung Chongson, bilihan ng mga bagnet, longganisa, Mickey noodles, cornic, at marami pang iba. Lalong-lalo na ang bibingkang vegan. Nandiyan po, diyan po mabibili.
proseso sa paggawa ng abel, isang hinabing tela. Nakikilahok ang mga residente sa pagsasayaw ng binatbatan sapagkat ang tradisyonal na paggawa ng abel ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng mga residente mula noong bago pa dumating ang mga Kastila sa kasalukuyang panahon. Kaya marami po ang kung gusto niyong bumili po ng abel, ito po yung mga ito po yung. So nandito po kami sa ito. Dami pong tao. Kasama ko po yung pinsan ko. Yan. Ganito po kaganda ang Calle Crisologo kapag po dito ay napakadisiplina. Kapag nakapoops ang kanilang kabayo, winawalisan po kaagad nila ang poops ng kanilang kabayo. Kaya laging malinis ang kalyeng ito. Makikita mo talaga na pre-preserve nila ang kagandahan ng Calle Crisologo. Ayan. Napakalinis ng kapaligiran. Ang mga bahay, kahit na luma na ay nagagandahan pa rin. Mahaba po ito hanggang sa dulo. Sa dami ng tao, grabe, nakakapagod. Pero ang ganda, ang dami ring mabibili na mga produkto ng Ilocos Sur. Ayan, nandiyan ang mga damit, ang mga bag na gawa sa abaka. Sa dami po ng tao, talagang dinadayo po ito dahil sa kagandahan niya. For picture takings, bili ng mga souvenirs, at makita ang magagandang bahay Kastila. Gaya nga po ng nasabi ko, nasama po ito sa 7 Wonders of the World, ang Vegan City. Kaya kung, ayan, marami po dyan mabibili na mga pasalubong. At kung gusto nyo naman makita ang buong vegan, sakay po kayo ng kalesa. Ayan. Ito mga iba't ibang produkto po ito ng vegan. Okay, salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-like, mag-watch. Sana po panoorin niyo po ang aking maliit na